Hi guys, welcome to my vlog. Today I'm gonna cook arroz caldo using my Salad Master electric skillet. So, kumusta na kayo mga ate, mga kaating sa YouTube? So, magluluto tayo ngayon ng arroz caldo. Ipakita ko sa inyo ano ang ingredients na gagamitin ko. My own version of arroz caldo. I just feel like eating arroz caldo. And the reason why I wanted to cook this arroz caldo, my own version, because I wanted to show this to my brother who really wanted to eat arroz caldo. We call it lugaw in our own dialect and Bisaya or in Cebuano. In English, we call it porridge or we call it congee, okay? So, pakita ko na sa inyo ano ang ingredients na gagamitin ko. What I have in my kitchen. Hindi na kailangang bumili ka talaga ng exact ingredients. Just make use of whatever ingredients you have in your kitchen. So, pakita ko na sa inyo, okay? Guys, ito na ang ingredients na aking gagamitin. I have here my shredded chicken meat. Inano ko yan? Blanch ko yan or binoiled ko yan kagabi using my electric skillet na Salad Master. Tapos, mayroon akong 4 eggs na boiled eggs, hard-boiled eggs. I have here my thinly chopped, what's this? Garlic. I have my thinly sliced ginger. I have my red onions. I don't have a yellow or white onions, so yan ang ginamit ko. I have here my 1 cup of glutinous rice or malagkit. I have here my 3 tablespoons of patis. I have here my Himalayan salt, just in case a little bit we need to add the taste na malay natin matabang ang ating lasa mamaya. I have here 2 little pouches of pepper. I have here a lot of like this, so I'm gonna make use 2 like this. We'll see if I need to add more later. I have here 1 tablespoon of canola oil. I'm gonna use a little bit of oil kasi isusute ko yung ating tatlong ito. Tapos, since it is arroz caldo, we need to have liquid for it. So, I have here my chicken broth. Itong chicken broth na to ay ang aking nakuha nung nilaga ko ang aking chicken. So, I was using nakuha yung ating mga sponges here. Sorry for that. So, kasi nasa malapit ako sa sink. So, anyways, what I said, yung chicken broth na ginamit ko is yung nakuha ko from the chicken na nilaga ko kagabi. So, the amount of chicken that I'm using is 1/2 kilo or 500 grams. All of the chicken that I use are thighs, chicken thighs, okay? So, umpisa na natin, okay? Oh guys, I'm back! So, umpisa na natin. Ito yung aking Salad Master electric skillet. My favorite cookingware. So, yan na yon. And here is our probe. So, i-set ko na tong probe. I-preheat muna natin yung ating electric skillet ng 5 minutes, okay? Yan, naka-preheat yan ng 5 minutes, ha? 5 minutes ko yan siya pre-heat. So guys, tapos na. Na-preheat ko na siya ng 5 minutes. So magluluto na tayo. So as what I said, tapos na ang aking preheating. Pasensya na. Ang aking i-capture sa aking camera is this area lang. Hayaan na nyo hindi ako makikita yung aking mukha. So magluluto na tayo. Okay? Kasi na-preheat ko na ang ating electric skillet. Okay. So ganito na lang siguro, no? Any position will do. Okay, so ganito nito na lang. Okay. So, there you go. Ibuhos na natin yung ating little oil. Kailangan kong maglagay ng oil. Although, pwede kayo hindi maglagay ng oil, pero mas gusto kong maglagay ng little oil lang naman. Ha? It wouldn't harm you. Pero if you don't wanna put your oil, it's up to you. Kasi, sa Salad Master, pwede ka talaga magluto na walang oil. Okay? So, gusto ko lang magkaroon ng konting oil kasi mas masarap ang lasa ng ating
bawang, ginger at saka itong ating onions pag nasuti ng konti. So unahin ko ang ating ano ha? Bawang, okay? Ang kita mo. Suti lang ng konti para medyo mabango, okay? Tapos ang gamit ko canola oil, guys ha. I prefer to use canola oils. Canola oils. Canola oil when I will saute something. Okay. Tapos sunod na natin yung ating ginger. Alos caldo, buong chicken or sliced chicken ang ginawa nila. Ako naman, gusto ko yung shredded chicken. Hindi ko siya masyado, ano, ilagay lahat. Kasi pangit yung alos caldo na puro chicken ang nandiyan, diba? Tama lang, kasi ano lang eh, for my own consumption lang kasi ito, dito, pangit, malalimhan. Pero alam ko, 3 people or 4 persons, 3 persons or 4 persons will be able to eat na aking ginawa, okay? Okay, hindi ko yung gusto ano ha. Next to that is that, itong malagkit. Ay, natin malagkit, okay? Baan natin konti malagkit. Hindi para hindi masunod. So, adjust ako yung mga alito natin, ha? Mga kapatid, ha? Guys, yung ating, ano, isa ng isa, konti. Malatikan natin na tapos bukas natin yung ating ano oh my god ating chicken sa yay yung spring kasi ano yun mamayari see tignan natin mamaya kung anong mangyayari kung we need to add more water. Okay. So, guys, as what I said, i-adjust nyo lang yung temperature ng ano nyo. Probe nyo habang nagluluto kayo sa Salad Master. Yan na, tumutunog ng vapor valve. So, buksan na natin, okay? Yes, kumukulo na yan. Okay, so, antayin natin na lalambot yung ating maliit kasi yung ano ko, guys. Space ko dito sa aking kusina na malapit sa sink. So, yan, kumukulo na yan. So, antayin natin na lalambot yung ating malagkit, okay? So, antayin natin yan, okay? Tingnan nyo, guys. Ang sarap magluto sa Salad Master. So, So, I'm back. So, kanina, di ba, pinakita ko sa inyo na kumulo na yung ano natin? Kulong-kulo na talaga. So, naramdaman ko na medyo hindi pa siya masyadong luto yung malagkit rice. So, I had to add more water. So, ngayon, kulo na talaga siya after adding water. Okay? So, time to add our patis. Okay? Add na natin ang patis. Okay? Time to add our patis. My goodness. Oh, kita mo? Medyo ano na siya, oh, malapot na. Palaputin lang siya natin ng konti, okay? Tapos titikman ko kung tama lang ba yung timpla ng ating patis na 3 tablespoon. Kasi dinagdagan ko siya talaga ng more water kasi pag magluluto kayo ng arroz caldo, bantayan nyo ha na hindi matutuyuan ng tubig ang inyong niluluto. Kasi hindi na siya magiging arroz caldo. Ano na kaya tawag nun pag
natuyuan kayo, natuyuan ng tubig ang niluluto niya. So ngayon, since inad ko na yung aking ano, aking 3 tablespoon na patis, tikman natin kung ang lasa niya is okay ba. Matabang guys. So we have to add more patis, okay? Meron dito ang onion. May 4 patis on it. Wow. Kulang pa talaga, guys. Kulang pa talaga. So, patis talaga ang aking idadan. Kasi, ano, alam mo naman, kakain ka ng arroz caldo na matabang. So, talagang tansyahin niyo kung ano ang laza ng arroz caldo ninyo. Okay? Basta luto na to guys, yung timpla na lang ang aking inano. I just have to ano the timpla. The taste, okay? Kapan natin ulit konti para kumulo. Let's see. So na-add ko na yung aking mga dapat i-add. So nasa inyo na paano nyo tansyahin ang inyong lasa, okay? But don't make your arroz caldo maalat kasi kahit matabang yan, pwede dadagdagan nyo na lang ang lasa while kumain kayo. So yan na ang ating finished product. Tinimplahan ko na yan kanina habang off-cam ako. Off-cam tayo, okay? Ang ating finished product. So yan na. So ang ano nito, ano, pagkakain na kayo, kailangan mayroong kayong ano, slice na dahon ng sibuyas pang toppings ninyo, toasted na bawang at saka lemon. Okay? So hindi ko na 'yan sinali sa mga ingredients na kailangan, pero pag kumain na kayo, maglagay ko ng toppings na slice na leaves ng ano, ng dahon na sibuyas, toasted garlic, tapos lemon over your ano, buhos nyo over your bowl of arroz caldo. So, sasandok na ako ha. Wait lang. Tikim and blues na guys! Ito, laki ng malukong ko. So, I will get one piece of egg. Okay? Tapos, wow! Dapat may malalim akong pansandok. Tamad akong kumuha ng malalim na pansandok ko. Wow! This is gonna be my lunch. A bowl of arroz caldo for my lunch. Kaso lang guys, wala akong ano, lemon. Tingnan ko kung may lemon yung kasamahan ko dito. Kukuha ko ng lemon sa aming ref. I will grab. So, ang tikim and blues, ang verdict kung anong lasa nito is mamaya. So now this is the tikim and blues of our arroz caldo or porridge in English or kanji. Oh, talagang ginugol ko yun. Paano i-pronounce? So, ito na ang ating a bowl of my arroz caldo. Okay. Ayan natin. This is the one. Okay. Masyado bang ano? Yan. Tapos, diba sabi ko kanina na kailangan may lemon. So, I have a lemon here. A slice of lemon. So, mayroon parang lemon ng aking kasamahan. So, buhos natin yan. You have to have the lemon over it. Kaso nga lang, wala akong ano guys, wala akong toast. I don't wanna use toasted, ano, ayokong mag-toasted na ano. I don't want to put toasted garlic over it. Tama na yun kasi marami naman akong garlic. Sinali kanina, diba? So, squeeze lemon over it. Basta, pag may lemon, masarap, okay? Pwede naman yung squeeze yan dyan sa, ano, sa spoon ninyo. Tapos, yan na. I'll just get tissue, guys. Yan ang ating tissue. Now, titikman
ampon na. Okay. Kain tayo. Okay. Ako buhos to. Ayoko nang mag-change ng position ng camera. Okay, so, tignan natin. Kumulo yung tiyan ko, gutom na ako. Mainit. Ihipan nyo kasi mapapasok yung tila ninyo o yung ngalangala ninyo. Sarap. Tamang-tama lang guys ang timpla. Hindi siya maalit, hindi siya matabang. Ang sarap talaga. So lalo na to kung mayroon kang slice na, finely slice na sibuyas ng, dahon ng sibuyas. It will give taste. Saka may isa pang ingredients na hindi ko alam anong tawag nun. Ang sarap. Ang sarap. Super sarap. Wow. Guys. Pwede ko lang kayong bigyan. Bibigyan ko kayo. Imagine a bowl of arroz caldo with one piece of egg. It's a healthy food. It's a healthy lunch. Although may carbs dyan, kasi may malagkit nga, pero hindi siya too much kasi ano na yan eh. Sa lahatan na yung niluto ko, diba? Kasi kanina, ang inad ko lang na malagkit is 1 cup, diba? Malagkit rice. Kahit tayo guys. O yan na mga ate ko, mga ka-ating ko sa YouTube, tapos na ang ano, Tikiman Blues. Thanks for watching, please subscribe, try to hit the notification bell. Anyway, masabit yung pagkain ko sa ano, braces ko. So try to hit the notification bell para ma-update kayo sa aking next video. Magluluto ulit ako, and again I'm gonna vlog it using my Salad Master electric skillet. Baka ang next lutuin ko is corn soup. Okay, bye for now.